Okay, mga kalitar, testing na ang ating saranggolang mini Vietnam. Malit, diyan ka na, diyan ka na. Wow. Malit lang yung ating, kaunti lang yung ating panahi. Naku, wala na. Yun na lang, yun pala. Kakunti pala, ragay. One click. Kaso moto yung ating panahe. Kinalang hangin. Ayun o, yung buntuti na baba rin o. Ano ang nilalangin mga kalitaro? Ayun, bumaba rin yung buntuti no? May nilalangin sa taas. Okay mga kalitar, test play tayo ng ating Vietnam kahit na maliit na disassemble. So, maraming nagko-comment sa atin na hindi daw lilipad. So testing natin kung tunay yun. Medyo maikli yung ating tali kasi wala na tayong tali. Adjust pa. Diyan ka na. Okay. Kanina lakas ng hangin, tapos ngayon wala na naman yung hangin. Okay. So yun mga kalitar, ngayon lang ako nakapagpalipad kasi galing akong trabaho kanina. Medyo hapon-hapon na ngayon pero mainit pa rin. Ganda na panahon yun, para talagang ang season na. Napakaikli ng ating panahe, hindi man lang umabot sa katiningan. Pwede lang yung panahe dyan, parang nalululok sa DM. Kana ba ba oh? Susut. Ha? Kita mo. Ayan, oh. Wow, kita yung nakita. Kung mahabang panahin ito mga kalitar, ganda na lipad ito. Napaka-ikli kasi. Yung aking kita. Mga kalitar, kita ang aking. Kita ang aking. Yung mga bobo. Wala nga ang panahin. Wala nga ang hangin po. Kasi magkakuma. So yun, yun yung puntot na mahaba. Nalulusan mo kaya? Ha? Ayaw nga lulusan. Ay nakahingi pa. Thank you.
langit. At mga kalitars, yung mga bata naman yung ating paglalaro ng ating saranggola. Gagawa na tayong saranggola. Ah, Jem! May saranggola rin kasi siya yun. Ayun, no, buntutin. Asan yun? Parang hindi makita dito. Ayun, yun. Ito kasi mga kalitar, ang mga bata araw-araw gumagawa ng saranggola. Yang puro may buntot. Nasaan? Patira ko na yun. Patira, pakita mo yun. Dali, pakita mo muna. Nasaan nagawa mo? Yun. Ano yan? Bulador. Hindi yan, di ba puputol yan? Ma, hindi naman maganit. Jem, sakit na yan? Sige muna yun. Das, huwag kang mawak sa dulaw. Mamaya. Yan, hop, tiga lang. Okay, JP. Ay, gini ako mo. Ay, pag siya tayo kumangin siya, patakin mo kapag tinalang. Yan. Hey, may, wala kang hangin. Nasaan ang iya? Ayun daw kanya yun. May buntot. So yun mga kalita, marami pa tayong tetestingin na bulador. Kaya huwag kayong magsasawang manood sa ating vlog. Hindi lang natin pagsabay-sabay kasi mauubusan tayo. Mahirap kasing sa tuong buhay. Yung aming ang content, isang content creator ng saranggol ay napakahirap. Dahil ang hirap din gumawa. You serious? Kaya ang ginagawa ko para hindi ako maubusan ng pag-upload. Misa pinababaltan ko lang muna, misa na hindi ko muna ina-upload sa kanal. Pinagbubukod ko yung test fly. Hello. Hello. Narinig mo nga ako pero nag-aasuwa pa nga ako. Kanta ka, kanta, kanta ka, kanta. Dito ka kumanta. Ang galing. Napagpapalipad na tayo ng ating saranggola na mini Vietnam kite na de-assemble. Ang gagawin ko naman ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano baklasin at i-review natin yung mga ginamit nating pandugtong at yon. Basta ating i-review muna. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginamit nating tube.
Pero kalasin ko muna para makita niyo rin yung Daddy Baklas talaga to. Daddy ni. Ito ay ito kasi may butas kayo kasi to ito yung may kawad nung nasa payong na nakatali dito dito ko sinusuot yung tali magbubulang kahit daw kasi ayan oh. Tapos may lock siya na ganito para pag sinuot mo hindi siya lalagpas. Balit yung dalawang tali na pangpakpak. Tapos ito yung sipir niya mga kalitar para pag inalis natin yung pabalat. Para matanggal yung basagat, nilahin nyo muna dito sa dulo para matanggal dito sa pagkakasuot sa tube. Ito yung stick niya na sa payong. Tapos ito yung ginamit nating pabalat. Plastic lang siya. Plastic lang yung ginamit ko kasi dapat tela ang gagamitin ko. Ang problema kasi sa telang to ay hindi siya buo. Meron siyang mga clip na ganito. So, ito yung tela na. Ito yung ating ginamit na pabalat. Plastic. Ang ginamit yung pangkapit sa sipira ay stapler lang. Tapos ito yung pinaka buntot niya mga kalitap. Ito, tube to na ang ginamit ko dito, itong tube. Tsaka dito sa gitna. Sa loob. Ang ginamit ko yung tube sa gitna, ito, ito yung pangsumpet kung alam niyo yun mga kalitap. Ito yung sinusuot sa... Alam niyo na yun, alam niyo na yun. Yung tube. Pero hindi lang basta ito ang ginamit ko kasi may lalagay pa sa loob nito. Itong tube na to ang ginamit ko dito sa na saka dito. Pero may nilalagay pa rin sa loob, papakita ko. Yeah. Tapos to, natanggal din to mga alter. Yan. Parang ganyan. So ito yung ang tube na ginamit ko dito ay sabi ko ay ito pang sumpit. So para mapasuksok to dito sa loob nasakto kasi pag itong ginamit mo luwag yan. Para mapagsakto mo na parang ganito
nakalak, nakasigo. Ayan. Ang nilalagay mo dyan ay ito. Ay, wala na pala dito. Yung kung anong nasa dulo nitong payong, hindi ka may nakikita kayo dito yung pinagsusuksukan mismo, yung plastic na maliit. Yun. Kasi nawala na kasi yung iba. Naubos na pala. Yung mismo sa dulo ng payong, yung bawat sinusuksukan, yun ang ipapasok mo dito. Gagamitan mo na lighter para pumasok. Pasuot. Ito yung mga kalitro. Tapos ito yung pit niya. So yun mga kalitar, dahil so, yun mga kalitar, yan ang magiging kalalabasan pag natiklop nyo na. Yan ang itsura niya. Pwede nyo nang itago sa kanyo nang ilabas kapag season na talaga ng saranggola. So yun mga kalitar, ano, napatayog natin yung ating saranggola na ginawa. At ito yon. So yan, kitang-kita nyo naman na lumipad yung ating saranggola. Salamat nga pala sa inyong panonood, dahil sa panonood nyo patuloy akong gumagawa ng mga ganitong bagay. So yun mga kalitar, huwag nyo naman kalimutan i-click yung ating like at yung subscription. At huwag nyo kalimutan i-click notification bell para ma-update tayo sa ating mga magiging bagong videos. Okay, yung sabihin kayo? Ano sabihin nyo? Subscribe! Hanggang dito na lang muna yung ating videos, at salamat sa inyong panonood. Bye! Maraming salamat! Ito.